Namaskaram, mabuhay. We are an Indian-Filipino couple living in Philippines. Please excuse my voice now dahil may allergy ako. This video is a continuation of our Palakan exploration. After we went to the fort, we went to the Malampura Dam. It is around 10 kilometers from the fort and around 21 minutes if you will be traveling going there. This is also one of the tourist path in Palakan. So we'll ride the cable car here. It's having a very long queue. Ropeway. Apart from the dam, there are amusement parks here. One of the highlights is the ropeway or ang cable car na ito. This is the South India's first and the only passenger ropeway of its kind. Ito yung mga prices nila. They are not considering as per head. It depends on the number of people who will ride in one cable car. Pumipila na kami dito for buying the ticket. Hubby paid for the two of us only. And yung anak namin is free dahil he is less than 110 centimeter. Wala akong nakitang mga reminders or any restriction like it is not allowed for pregnant or this age of the kid. Baka meron, kaso hindi ko lang nabasa dahil baka written in their language. Pumipila na kami dito papunta ng cable car. Ang weird lang ng barrier nila kasi sobrang sikip. Tsaka parang cages ng mga animals. Simple lang ang cable car nila dito. Ililift lang nila yung harapan na part kung saan kahahawak at yun yung magsiserve na enclosure. For me, parang nakakatakot siya kasi walang enclosure sa baba, so parang nakahang ka lang while sitting in the cable car. Medyo scary din when you are about to ride. Hindi siya hihinto, parang may spot lang where it is positioned. At tatalon kang konti para makaupo doon sa cable car. They will close it and that's it. Be comfortable in sitting in the cable car. The cable car is flying over the Malampura Dam. It provides the best panoramic view of the beautiful landscapes of the garden. This ropeway or cable car was commissioned in the year 1991. It is a 20-minute sky ride. And it disconnects the two sides of the park. Riding in the cable car will take you an aerial tour of the park. Umuulan pa nga nung pumunta kami but still we enjoy the scenic view of the park. Hindi mabilis yung movement niya at hindi rin siya nakakahilo. Hindi ka mabobored while sitting in the cable car dahil marami kang matatanaw sa baba. Makikita mo yung river na connected sa dam, yung dam at saka ang kabuuan ng garden. Medyo foggy nga lang siya nung time na yun kasi umuulan. May water activity din sila sa river. Magandang gawin din siya dito sa dam kasi malawak yung river. May boat na good for group or for family and then meron din yung double na mag-manual pedaling ka. Hindi na namin na-try itong boating dahil baka lumakas yung ulan. Kahit umuulan noon, marami pa rin mga bisita na nagbo-boating. Since Sunday, expect talaga na maraming tao. But then I observed na kahit hindi Sunday, weekdays, marami talagang tao sa mga visiting spots nila. So ito yung dam, yung kabilang banda nito is yung lake. Ang Malampura Dam pala is the second largest dam and water reservoir sa Kerala. It is the longest dam in the Kerala state and also it is connected to the Kerala second longest river. Pag iikot ka doon sa garden, there are canal systems which serve to irrigate farmland or yung mga rice field nila. While the reservoir provides drinking water to Paladin and even in the surrounding villages. Kaya here in Kerala, makikita talaga yung greenery ng area dahil they have a sufficient water supply. Malawak ang agricultural land ng Kerala, kaya abundant even yung supply ng coconut dito. Kaya if you are tired in the city, the hustle bustle in the city, you can come to Kerala and you can relax. You can spend a whole day here dahil malawak yung garden niya at saka yung park. Maraming pwedeng puntahan at pwedeng pagtambayan. We have visited this garden last 2022 pero hindi namin tinry na sumakay dito sa cable car. Kaya when we came back, sumakay talaga kami dito so that we can experience this ropeway. The park is divided with various garden. There is a Yakshi garden with a Yakshi statue. So Yakshi is part of their history so it's better that you know the story of Yakshi. There is a Japanese garden, an upper garden and viewpoint. There is a toy train for kids, a fantasy park, a trekking tracks, and a part where you can bath in the river. Beside the park or outside the park, there is a fish-shaped aquarium which you can also visit. Hindi ka magugutom dito dahil marami namang mga tindahan sa gilid.
You can also have a closer look in the dam dahil pwede mong akyatin o pwede mong lakarin yung dike ng dam. Doon din malapit sa may dike ng dam, there is an observatory building where you can do stargazing. But nung pumunta kami doon, parang hindi na nila inopen. There is also a gallery where they stores the pictures of the construction of the dam. So it tells the story or the history of the dam. So ito na yung endpoint ng cable car. The same on how you ride, quick din yung pagbaba dito. Hindi mag-stop yung cable car, they will open the cover and then you need to jump quickly para makababa sa cable car. It was a nice experience in riding this cable car. Maganda siyang bonding with the family and even yung anak namin is hindi siya natakot. Instead, nag-enjoy pa nga talaga siya. So after the cable car riding, pumunta kami doon sa fish aquarium nila. It is located outside of the park lang. There is an entrance fee but it's affordable naman. Mag-i-enjoy ang mga bata dito dahil may mga maraming klase-klaseng isda. Hindi rin namin nabisita ang lugar na ito nung una kaming pumunta dito. Good thing na din nadala namin si baby nito kaya pumasok na lang din kami. Yung entrance is 30 rupees for adults and 20 rupees naman sa mga bata. The Malampura Dam Park, the ropeway, this aquarium area are handled or managed by the government. Kaya yung mga entrance fees nila are affordable lang din. Pagpasok mo dito, may makikitang malaking statue ng isda. Sa loob ng statue na yun ay may mga aquarium din na pwede din pasukan o puntahan. At the back of it is a malaking building kung saan may maraming aquarium din. Sabi ni Habi, dati daw yung fish statues, yun lang yung attraction dito kung saan nila nilagay yung mga aquarium. But then they expanded, kaya nilagay nila itong bagong building at dito marami at malaking aquarium na ang makikita. Yung mga fishes na nakadisplay dito is yung usual na mga aquarium fishes at saka yung mga river fishes. May mga turtle, then meron ding mga crabs. Mag-i-enjoy talaga ang mga bata dito kaya yung mga kasabayan namin dito ay mostly mga bata kaya sobrang ingay.
Malulula talaga ang mga bata sa kakatingin sa mga iba't ibang klaseng isda sa loob ng building na yon. Pagkatapos namin doon sa loob, dito naman kami pumunta sa Giant Fish Statue. Aircon pala doon sa malaking building pero dito sa Fish Statue, ambient lang siya or parang wala siyang aircon. Hindi ganun karami yung isda na nakadisplay dito sa Fish Statue. Kaya nung pumasok kami dito, kami lang yung tao. Mga freshwater fishes ang mga nilagay nila dito, like tilapia. Pero yung tilapia is yung puti na tilapia. Yun ang kabuuan ng pagpasyal namin dito sa Malampura Dam Park as well as sa aquarium nila. Sana'y mapuntahan nyo din tong lugar na ito at mag-enjoy kasama ang pamilya. Until the next video, thank you for watching. Bye!